Kayo po ba, mga bossing ko, isa sa mga napapaisip kung bakit lagi na lamang pong kapos kayo sa lahat ng bagay? Walang pera, walang makain, lubog sa mga pagkakautang. Bagamat kayo ay masipag at saka matyaga. Pero kung kayo ay batugan, huwag ka na magtaka, Diyos ko po. Talagang ganun talaga. Dahil hindi naman po ang pera ang lalapit sa inyo. Yan po ay talagang pinagtatrabahuhan. Tapos kailangan tiyaga-tiyaga lamang dahil wala naman pong isang click lamang ay may pera ka ng malaki. Lalo na kung ang kailangan nyo ay malaking pera. Ngayon po, mga bossing ko, ikaw yung masipag at matyaga at lagi ka walang pera. Abay, gawin nyo po ito, mga bossing ko. Kumbagay, lubos-lubosin nyo na. Huwag kayong makontento sa sipag at tiyaga lamang. At ganun din po ako, ikaw'y laging nagdadasal, pero parang ang dami nyo pa rin mga problema. Sabayan nyo na ng mga pampaswerte. Masasabi ko lamang, para wala ka ng pagsisisihan pa na parang sayang, di ko pa nagawa. Tapos meron kang kakilala, sinuswerte na. Parang, ay sayang, sabay pa sana kami sinuswerte kung ginawa ko ito. O siya, mga bossing, paalala ko lamang. Kung gagawin nyo po ito, ito po ay sasabayan nyo na numero uno kung ang problema ay pera. Sipag talaga at tsaka-tsaga. Tapos huwag kang makakalimot magdasal. Tapos subukan nyo na po ito, mga bossing ko. Proven po ito na napakaswerte. Ngayon po, mga bossing, ano po ba itong aking sinasabing ito? O siya, mga bossing, bago ko simulan, kailangan maging positibo ka muna sa buhay. Kung ikaw ay negang tao, huwag ka munang gagawa ng ganito at baka ikaw ay maiyamot pa. At ikaw po ay masisi nyo pa ako, mga bossing ko, at kawikaan po ninyo, ano ba yung tinurong yan, hindi naman tunay. Kasi nga po, mga bossing ko, umasa ka na lang sa swerte. Wala pong ganun, mga bossing. Dapat po ipinagtatrabahuhan at ikaw ay tiyaga-tiyaga lang at huwag ka makakalimot magdasal. At pagtapos, saka natin sasabayan pa ng pampaswerte para wala ka ng pagsisisihan pa. Ano po ba ang dapat gawin, mga bossing ko? O siya, mga bossing ko, ito po, hahatak tayo ng kasaganahan. Ano po bang kasaganahan na sinasabi kong yan? Ngayon po, mga bossing, gagamit po tayo ng bigas. Ang bigas, mga bossing ko, sa pulpo ito ginagamit ang mga pampaswerte kahit yung mga kanununo ang papo natin. Ito po, mga bossing ko, ay ginagamit po upang maka-attract ng kasaganahan. Ay di ka nga, pag halimbawa bagong taon, pag bagong taon eh, yan po ay hindi nawawala ang bigas sa pagkainan dahil nag-a-attract ito ng kasaganahan. At ganoon din po kapag kami kinakasal, kinakasal ay hinahaluan pa ito ng bulaklak at saka bigas na isinasabog sa kinakasal para mas maging masagana ang pagsasama ng mag-asawa. At ganoon din syempre, mga bossing ko, kapag lumilipat ang bahay at ganoon din ang inyong negosyo, ang bigas ay hindi nawawala, mga bossing ko, dahil masagana ang dulot po nito. Ngayon po, mga bossing, gato lang po inyo pong gagawin. Kumuha po kayo ng bigas, halimbawa kayo po ay lagi walang pera. Maglagay ka ng 5 butil o 7 butil na bigas sa pitaka ninyo. At pagkatapos, kung ikaw'y may negosyo, maglagay ka rin ng 5 na butil o kaya ay 7 butil sa inyong kaha. Ganon din po, mga bossing ko, maglagay ka ng bigas sa pagkainan kung saan kayo'y nakain. Yung 4 na perpektong sangkap, bigas, asin, asukal at ganon din ang tubig. Yung 4 na powerful na pampaswerte sa pagkainan na huwag ka magpapawala sa inyong pagkainan. Huwag kang magpapawala, mga bossing ko, at malinis ang malinis yung inyong kinakainan at walang kalaman-laman. Ako, sumisimbolo po yun ang kahirapan, kawalan ng pera. Ang bigas, mga bossing ko, isa po lang ginagamit itong pampaswerte. Pwede nyo nyo rin itong maglagay ka ng 5 mabibintog na butil ng bigas or 7 butil ng bigas sa ilalim ng inyo pong higaan at ang dulot po niyan ay napakaswerte. Kung ito po yung never nyo pang hindi nagagawa, ay bakit ka mo? Bakit hindi nyo pa itong ginagawa? Gawin nyo na po ito para wala ka ng pagsisisi pa. Bukod sa inyo po sipag at tiyaga, mga bossing ko, ha. Ito pa, mga bossing ko, iaadya ka kung saan lagi kayo suswertihin. Kung naniniwala ka at naisyo po itong gawin, lumarga na ikaw, mga bossing. At ito po yung mapapansin ninyo na lagi kang iaadya kung saan lagi ikaw ay suswertihin. Kaya kung kayo po isa sa mga mahilig sa mga pampaswerte, huwag ka namang patumpik-tumpik pa, subukan nyo po ito, gawin nyo po ito sa umaga lamang. Na mga bandang alas 7 hanggang alas 8 lang po ang paggawa ng mga pampaswerte sa umaga. Kapag naman ikaw yung magtataboy ng mga negatibong espiritu, alas 5 po yan, mga bossing ko. At yung mga gumagamit din ng mga kaliwa, yan po ay hapon din, mga bossing, alas 5 ng hapon. Pero syempre, dito tayo sa pampaswerte, mga bossing ko. Kaya umaga nyo po ito gagawin. Kasi itatangay ka ng sinag ng araw sa may silangan, papalaki ang sinag ng araw, itatangay ka yan sa pagtaas, mga bossing ko. Ang ibig sabihin niyan, tagumpay sa buhay. Kaya kung ikaw naniniwala at mahilig ka sa mga ganito mga pamamaraan, asya, mga bossing, good luck po sa inyo po lahat.